all out sila sa court. Kaya all out din magsaya at home. Thanks to PLDT Home Ultra, ultra-fast LTE for a happy family. Plans from 999 to 1,999 with speeds from 3 Mbps up to 10 Mbps with free installation. And now, no cash out pa. Kaya apply na. Sa akin, first of all, papasalamat ako agad na ako'y napili at saka ako'y napili niya na dito sa award na to. At saka malaking bagay rin to sa akin na nakuha na ako ng award na tapat sa ginagawa ko. At saka papasalamat ako na sa akin niyo talaga na ibigay ito. Nung una ka nag-basketball, inisip mo ba na makakaabot ka ng ganito kalayo? Sa akin, di ko naman iniisip na agad-agad na nandun ka. At saka step by step talagang simula ka sa wala hanggang sa college, hanggang D-League, hanggang ngayon nandito ka na nakapasok ka ng national team. Talagang masarap ipakiramdam na umabot ka sa ganun. Kita kita sa Taipei, at saka sa iyo, parang bigla kang nagbago nung pagsuot mo ng Villas de Jersey. Dun sa game na yun, isa talagang mental talaga yung ginamit namin dun. Talagang andun yung focus, andun yung sa teammate, talagang teamwork talaga nandun. Talagang binigay namin para sa Pilipinas. Kasi talagang ang sarap talaga maglaro talaga sa Pilipinas. Pag once na dala-dala mo yung bansa mo, talagang ibubuhos mo lahat na kahit sakripisyo o saan man, malayo ka man sa pamilya. Talagang dun talaga yung focus mo talaga . Parang nagbago yung ano mo dun . Lalong tumaas pa yung laro mo pagdating mo ng Villas. Yeah, kasi hindi mo rin maiisip na oy, ganito pala kalalaki yung mga ano, yung mga kalaban mo, tapos ganyan kabibilis. Talagang kukunin mo talaga kung paano sila maglaro para ma-depensa mo talaga sa individual talaga sa court. Talagang pag once na nasa yung bola, talagang di mo alam kung anong gagawin mo. Basta attack ka lang sa basket, gawin mo yung ginagawa mo, gawin mo yung energy mo, talagang makakatulong talaga sa team. Ano bang mga natutunan mo sa international na nadadala mo ngayon sa Pilipinas? Siyempre, yung mga natutunan talagang respeto, talagang disiplina, talagang andun talaga pag nasa court ka, talagang gagawin mo talaga yung mga dapat mong pinapagawa ng mga coach. Talagang yung mga depensa, yung opensa, kasi opensa darating yan, pero depensa talaga yun talaga yung number one talaga dapat i-focus. Depensa talaga. Hindi ka ba nagdalawang isip nung pagkatapos nung Villas at Chang siya, tinawag na para sa 3-on-3. Hindi ka ba nagdalawang isip na pupunta ka rin? Hindi naman. Kasi last year rin, ganun din yung sitwasyon ko talagang mga anak na yung isip ko. Talagang pumunta pa ako, talagang naglaro. Talagang binigay ko talaga sa talagang mapanood lang talaga ng mga ng Pilipino dito na paano maglaro ng 3-on-3. Talagang bibigay mo talaga doon. Kasi as a prize din, talagang maganda rin maglaro sa 3-on-3, talagang nandun rin yung condition. Doon ka nag-umbisa ng 3-on-3? Yeah, nag-umbisa rin ako talagang sa amin, sa barangay namin talagang laro ng 3-on-3, mga color-color na intercolor talagang andun, talagang apat lang talaga kami, talagang teamwork, talagang andun yung bigay, andun yung sakit, andun talagang hard talaga pagdating ng laro ng 3-on-3. Kahit ice water lang ang pustahan. Oo. Dumaan ka ba siya gano'n? Oo, dumaan ako sa gano'n. As wala pa akong chance sa laro, makikita mo yung pag-uwi ko, magulang ko, nagalit talagang putik-putik. Di mo alam kung ano yung kulay ng paa mo. Kung naranasan mo pumunta ng pong na Sereno, na sa pwesta na Sereno, talagang makikita mo yung mga paa nila, gano'n na gano'n. Gano'n na gano'n talaga yung paa ko, naglalaro talaga. Kwento dati sa amin si Dola Shoni na meron ka raw court na parang gawa sa lata doon sa... Yeah, sa likod. Sa likod namin talagang... Likod na bahay niyo? Yung lata pa nun, yung malalaking lata, yung pang bata talaga. Ano yung bola mo? Bola ko, yung tennis ball. Oo, tennis ball lang talaga. Tapos once na yung mga kasama ko na nagtayo kami ng court, ati-ati kami yung pang mascot court lang talaga. Talagang maliit lang na bola. Hanggang yun, hanggang... Ilan taon ka lang? Mga taon ako, nasa 12, 11. 11-12 talagang ano. Dati kasi ako, elementary ako talagang ano, track and field. And then, after nag-track and field, nag-volleyball. After ng volleyball, ito na basketball na talaga. Nung
nag-umpisa ka pa lang bilis mo. Nag-umpisa ka sa ano? Nag-umpisa ka sa basketball. Ay sa track and field. So mga 11 and 12 ka na nag. Nag-track and field ako as talagang 10 years old ako. Mga grade 3, grade 4, grade 3, grade 4 ako nag-volleyball ako. Then grade 6 na doon ako nag-umpisa nag-basketball na. Grade 6 na. Pero doon ka nag-umpisa doon sa likod ng bahay mo. Oo, nung ilang elementary ako dahil wala pa yung court doon sa may eskwela namin na ano. Tagang, ano lang, tagang laro-laro talaga. Hindi ka nag-varsity ng grade 6? Hindi, walang ano sa amin, tagang, ano lang, volleyball lang talaga. Oo. Kaya, volleyball. Kailan ka huli, yung anong year, anong ilang taon ka nung huli kang nag-inang una kang makatikim ng tournament na inter-color? Inter-color, mga kahit na sa ano ako na sa grade 6 ako hanggang first year ako talagang naglalaro pa talaga. Naglalaro talaga ako ng mga inter ko. Kaya lima na dadayo kami na ano lang, di ba? Kaya napapabiyas natin. And then, yun, after nun, may mga liga na kami sinasalihan. Yung mga ano lang, yung mga invitational lang, mga kung saan-saan dumatayo o sa Friendship, Angeles, ano. Friendship. Oo, talagang andun talaga yung laro mo talaga. Kagang kahit sino na makasangga mo, basta laro kayo, may manager kayo, may kapatay na uniform, pwede na eh. Pwede na. Tapos after nun, papameriendayin ka, tinapay. After, matulog ka, kinabukasan, laro na naman. No? Diba? Kaya pa-practice kayo, ganyan, limahan. Kasi hindi naman practice talaga yung ganitong practice. Eh. Yung ginagawa namin as, ano, tagang sampu kami, dadayo kami ng ibang lugar, na ipagpustahan kami. Yung sampung yun, iikot yun, maglalaro sa amin. Tapos may magpupusta sa amin, 500, 600, 700. Talagang malakas na pusta. Eh, pag minsan talo, pag minsan panalo. Kaya yung panalo namin, inuwi namin, andun pa rin kami, kumakain kami hanggang ano, hanggang dinner na. Kami kami na. Tapos uwi na kami ng gabi. Ayan, pahinga na. Yun nga. Asagap na ano? Talagang araw-araw talaga pag makikita mo talaga yung mga kasama mo. Talagang after ng school talagang diretso kayo. Oh, saan tayo? Dahil tayo ganito. Ganyan. Kasi lahat naman dinadayo namin. Mga barkada rin namin na kumukuha rin sila ng, ano, ng mga kaibigan rin doon para kalabanin kami. Kasi yung mga dinadayo namin nasa asa talagang kung gusto mo talagang maglaro, dadayo ka sa mga tropa mo na oy, laro tayo, ganito, ganyan, opos ta, ganito. Diba? Kaya sarap. Tapos hanggang doon sa dumating yung point, nakilala na si Calvin Abueva sa Pampanga. Oo, talagang yun na, talaga, sunod-sunod na talaga, ang dami nang mukuha sa akin. May then, mga hugot-hugot ka na. Oo, may, talagang... Lahat yata, sinasagot ka. Oo, naglalaro pa ako ng, basti ako noon, 2008, talagang walang pera talaga, talagang... Agang ano lang, bus lang talaga, bigyan ka ng 1,000 kung bus mo tapos plus pa yung ano, ba? Oo, pwede na, 1,000, buhay ka na doon. Buhay ka na doon. Bago yun, may mga nilago ka pa sa Angeles? Marami, intercommercial na, umabot ako intercommercial talagang, oo, oh, talagang nakasabayan ko pa sila, Duyag, Bansil, Yanko. Bansil? Yeah. Yanko ng Bacolod? Oo, oh, yan, oo, oh, sila, ano. Yan, mga naka, ano ko pa, Tadeo, inabot ko pa, talagang, ano, talagang nakalaban pa namin sa hanggat na, ano nila na, oy, dito ka, maglaro ka sa amin, ganyan, kinukuha nila ako na ganyan, na gusto nila akong makasama, ganun. Ah, inabot mo sila. Oo. Pero sila pa. Pabagsak na talaga. Pero hindi naman ganun katotal yung bagsak talaga, pero nakaka, ano talaga. Nakalago pa sila. Ah, panahon na. Sinadyang ko. Buti inabot pa kasi ng NBA sinadyang ko. Pero pag legal labas talaga, maduman na makikita yung mga tao labas. Mga tao na hindi na naano, di ba? Ano yung pinakamalayo mong inabot na legal labas na napuntahan mo? Pinakamalayo... Sa buong Pilipinas? Naglaro ako. Hindi naman ako madalas lang lumalabas talaga. Oo, talagang dito lang talaga sa malapit lang. Kasi saan yung mga usually yung mga... Hanggang Tarlac. Tarlac, Bebecia. Ayan yung mga Pangasinan. Ayan yung mga ano, pero yung mga malayo na ng lugar, hindi na ako pinapayag. Kasi may child na rin ako na kailangan na, no? At that time, may anak ka na rin. Paano ka nakita ni ng Vice Pro? Paano ka linapitan ni ng Vice Pro? Actually, talagang ano, dun sa Pampanga, talagang sila talaga umawak ng mga, ano, ng mga
ang mga player din talaga, like Yes Angalang, Ronald Pascual, yung mga ibang player talaga, tagang andun talaga. Siya talaga yung nag-ano na kumukuha ng mga player doon. And then, siyempre, one time na nakalaban namin sila Arwin, sila Randall na ano, talagang, pwede pa itong batang to, lagay mo sa training camp natin, tapos dahil natin sa Baste, ganyan. Sabay, commercial, nakalaban niyo sa commercial. Mm, tapos, sabay-sabay na kami nila, Sanggalang, training kami, sino Pascual. Sino nauna siya niyo si Ian? As a high school pa lang talagang, ano siya. Okay, high school. Oo. Maraming player na, nasa kanya ngayon, pero siyempre ngayon, mga bata. Sino ang kasabay mo pa aside from Ian? Si Ronald ba kasabay mo? Oo, Ronald. Sino nauna siya yung dalawa ni Ronald? Alos, nauna siya kasi nag-Adamson pa siya eh, di ba? Oo nga. Oo. Then, nakalabang ko pa siya sa Interbarangay sa amin, sa Angeles. Saan? Balibago? Balibago. Ah, talaga? Si kami, Ronald? Oo, kami. Kasama si Robin Dison. Ah, oo. Si Washington, Tom Washington. Oo. Yung mga kasangga niya. Si Kacha, then, kasangga ko sila Carino. Ako, si Orea Tyson ng Adamson. Si Nudo ng Adamson. Oo. Ang taga-angilan siya mga yaya, yung mga... Ay, labo pa pala. Oo. Malakas yung team niyo. Malakas, pero mas malakas sila kasi si Ronald, naglalaro na ng eskwela. Talagang, ang lakas pa dumang. Talagang, hindi pa kami magka-close na, muntik pa kami magka-away, pero... Ah, talaga? Oo, pero ngayon, naano rin namin na maging kumpare pa kami. Tapos, nung San Sebastian niya, doon na nagbago niya. Oo, doon na kami, sunod-sunod na kami talagang. Talagang, andun yung talaga yung teamwork namin hanggang NC, hanggang Madilig. Hanggang PBL pa lang, yung last na PBL talagang champion kami. Okay, vice group, no? Oo. Sino, nung tinawag, nung inumpisahan kang tinawag na the beast sa... And si, nagalit ka ba? Hindi naman, kasi sila, bahala sila. Ipangalan nila sa akin, basta ko, lalaro ko kung ano yung lalaro ko, di ba? Pero, nagustuhan mo? Oo, okay naman. Kasi okay, isa, nakita naman, pinakita sa akin, oy, Davis, ganyan pala yung tsura yung Davis. Ganyan naman pa talagang, pag sa court talagang mayabang nga talaga, pero outside the court talagang, humble ka lang, di ba? Yung mga panahon na yun, doon na nakilala, yung The Beast. Doon na, dire-diretso na yan. Talagang hanggang D-League, hanggang ngayon, di ba? Nagsisisi ka ba ganun yung image mo? Hindi naman. Basta na andyan yung best friend ko, hindi ako magsisisi. pero nung Gilas, ano nagbago sa'yo? Malaki. Talagang, talagang nag-focus talaga. Talagang mental talaga ginamit namin dito. Talagang andun talaga yung disiplina. Talagang di mo talaga nasasayangin na, oy, nandito ka na, parang nandito ka na, nakaganyan ka na, parang nag-iiba na, ganyan. Pero hindi, andun pa rin yung focus, andun pa rin yung disiplina, talagang training pa rin. Yung nung last question, nung nag-umbisa ka, meron ka pang pinattern mo yung game mo sa kanilang player na to, sa player na... Hindi naman. May mga player na kulang ang laro, may mga ibang nilalaro na diba? Sa individual naman, iba-iba naman yung mga pwesto natin, iba-iba yung laro, iba-ibang galaw, diba? Ayun sa akin talagang agresibo lang talagang kung saan yung bola, andun ka, talagang ang depensa talagang nandoon. Wala kang sabihin mo yung mga ibang player, gusto nila gayahin si Jordan, gayahin si Kobe, gayahin si Jaworski, gayahin si sino. Kahit naman sino, magaya nila eh. Basta, ikaw sino yung mga iniisip mo? Kahit sino may isip mo, talagang andun lang. Kung bang talaga maglalaro ka ng maayos, talagang papakita mo sa court na maglalaro ka eh. Di ba? Talaga ibibigay mo kung nasa court ka talaga. Kasi nakikita ko yung lago mo, walang kaparis, hindi siya kamukha. Yung mga iba, magigita mo parang. Alam mo, ginagaya si Kobe. Ikaw, yung iba kasi, kahit na konting sakit lang na parang kumbaga, parang malaking bagay na sa kanila yun, di ba? Hindi nila naisip yun na kung once na magkaganto ka na konti sa court, parang yung teammate mo yung mahihirapan, makikita mo yung team mo talagang, di mo alam kung anong gagawin. Kung nasa loob ka, talagang maibibigay mo kung ano dapat maibigay sa loob ng court. Isa nga ko lang, pre.
PBA na ba yung pinakadulo talaga ng pangarap mo? O may tinitingnan ka pa ngayon? Kasi marami ka na napapatunayan sa PBA. And sa PBA talaga, dito na talaga tayo lumaki. Dito na, ito na talaga yung sports natin. Talagang dito na tayo. Hindi na tayo magangat na kung saan-saan pa talagang ano. Kung makakuha ka sa national team, talaga national team ka na lang. Hindi ka na pupunta ng iba kasi kung pupunta ka pa ng iba, bakit pasasayangin na nandito ka, di ba? Opportunity na nandito ka na, dito ka sumigat, dito ka na talaga. Pero may walang alok sa'yo abroad? Wala, wala. Tsaka ayoko rin mag-abroad talagang, ayoko rin pumunta ng abroad. Kung pupunta ng abroad, Gilas, Pilipinas ang kasama natin. Okay. Thank you. Maraming salamat.